Welcome to another video. I'm Jamie Casilang and welcome to my YouTube channel. So, ang gagawin kong video ngayon is mag-share ako sa inyo ng mga natutunan ko nung nag-retreat kami last Thursday and Friday. So, ang pinakatumatak sa akin doon is paano magmahal? Paano ka magmamahal ng totoo? Kasi guys, ano tayo eh? Tao lang tayo, nagkakamali, nasasaktan, nadadapa. You know Peter? Parang ganun yung story niya sa Bible eh. Na nasaktan siya, tumumpak siya, pero pumapalpak din siya. Kasi tayong tao, hindi naman tayo perfect like Jesus Christ, right? So, paano tayo magmamahal? Ang pinaka-tanong dito, paano tayo magmamahal kung hindi kami namahal? Ang pinaka-tumatak sa akin is, kailangan mong matutunan kung paano maging strong, maging solid and stable. Kasi, isipin mo ikaw, meron kang problemang hindi ka mahal ng magulang mo, black sheep ka sa family mo, hindi ka pinapansin ng friends mo, parang may, ano mo yung feeling na nasa iyo na lahat, pangit ka, pero hindi mo naman alam yung gagawin mo, paano magagawa yon. So, kailangan mong mag-start sa sarili mo. Kailangan mong intindihin yung mga nasa paligid mo. Kailangan mong kilalanin yung sarili mo. Para, pag nagmahal ka, alam mo yun, babalik sa'yo yun lahat. Kailangan mo lang magpatawad. Kailangan mo lang intindihin yung mga nangyayari. Kailangan mo lang silang pakiramdaman. Kasi once na nagmahal tayo, mamahalin ka na din nila. Kahit hindi mo maramdaman yon, kahit hindi mo makita yon ngayon, for sure, may plano si Lord. For sure, nasa process yon. And pag naging strong ka na, pag naging stable and solid ka na, dun na. Kasi lahat tayo nasa proseso lang. Hindi naman agad-agad yung kanin maluluto. Kahit nga, instant noodles, di ba? Instant noodles, pero hindi siya agad-agad naluluto. Kailangan mo takpan para yung mainit na tubig namnamin niya yung noodles, di ba? Ganun tayo, parang tayo lang yung instant noodles and yung rice. Alam mo yun na, habang niluluto tayo, sinasaing tayo, hanggang sa pag naluto na siya, pinaproseso na siya, masarap siya. Parang tayo. Habang pinaproseso tayo ni Lord, in the future, maganda yung kakalabasan ng buhay natin, maganda yung kakalabasan ng kung ano tayo as a person. Sabi nga, don't give up on God and don't give up on yourself. Kasi, laging si Lord lang. Si Lord at ikaw lang sa sarili mo ang magmamahal at iintindi talaga. Trust issues! And if you are consistent right now, don't give up because you have a great future. So, tingin mo na kunwari, ikaw nasa tamang landas ka na and yung family mo, hindi mo pa sila madala. Don't give up, guys. We know na may proseso bakit mo kinakilala si Lord, bakit mo hindi mo pa nadadala yung family mo. Huwag kang mag-give up na tulungan yung sarili mo para maahay sila sa Lord. Kasi, in the future, for sure, ikaw din ang mag-aani niyan eh. And, let God be the one to define you, not you or your circumstances or anyone else. Kasi, di ba, minsan, yung mga tao, tinitignan lang nila yung nangyari. Hindi nila tinitignan kung ano yung totoong nasa loob. Kunwari, may regalo. Nakita mo, ang ganda ng box. Parang, iisipin mo, hala, mukhang maganda yung nasa loob niya. Hala, ang social, ganon. Pero, nung inopen mo, na-disappoint ka. Ba't ka na-disappoint? Kasi tumingin ka sa labas eh. Tinignan mo kung ano yung nasa labas. Hindi ka nag-expect ng nasa loob. Nag-expect ka yung nasa labas, 'di ba? So dapat hindi tayo tumitingin sa ibang bagay na ganoon. Dapat
one by one, sinusuri natin kung ano talaga yung totoong nangyari. Kasi, hindi ka naman pwede mag-judge eh. So, yun. Always remember that your day is not a bad life. It is a bad day. Huwag natin isipin na, kunwari nagkasala tayo ngayong araw. I know, I mean, kunwari nagkaroon tayo ng pagkakamali ngayong araw. Hindi naman yun magde-define sa sarili mo ng panghabang buhay. So, alam mo yan, just go with the flow. Oh, nagkaroon ka ng kasalanan ngayong araw. But repent and always remember na dun lang yun. Na matututo ka. And kailangan mong baguhin para sa susunod na araw, natutunan mo na and alam mo na yung susunod na gagawin mo. So, ipapakita ko lang yung mga clips na binidyo ko habang nasa retreat ako. So, nag-vlog ako nun and... Hi! So that time, naglalakad kami papuntang hall para ilagay yung mga gamit namin. And nakita ko na naman to, grabe, sobrang amazing. Kahit na pangalawang beses ko na siyang nakikita, napuntahan, ganda-ganda pa din niya. So sa loob kasi ng shirt ko, mayroong mini jeep na pwede kang sumakay, libre yon. And itutour ka nila kasi napakalaki ng Sherkon, guys. Guys, see this. The Alex! So beautiful. A few moments later. Subscribe to my YouTube channel. Bye! See you in my next one! Love ya! Ang gagawin kong video ngayon is isashare ko sa inyo yung mga natutunan ko nung nag-kuya! Nag-vlog ako eh! 1, 2, 3, 4, 5. Bye! I chase, I chase, I chase, I chase.